Assalamualaikum. So sa video na ito, may share lang ako na story na nag-PM sa akin sa FB page ko, Kaisy Vlog. Noon pa to, mga siguro 3 months ago, hindi ko maalala kung January siya o mga end ng December last year. At natambakan ako kasi ng mga gawain, so hindi ko siya agad nagawa ng video. Sabi nung isang Filipina na nag-send sa akin ng message at mga videos, kumpletong information na ang asawa daw niya ay isang pizza delivery crew dito sa Saudi Arabia. Kumalala kung Riyadh din. Tumagal, nag-abroad daw siya mga 20, hindi ko lang maalala, pero dapat tapos na daw siya ng 2018. So yung nga lang, pag-uwi niya, hindi niya sinabi sa asawa niya at nakapag-apply ulit siya at nagbalik daw. Yun ang naalala ko sa message niya. Kung nanonood po kayo ngayon, madam, pasensya na kung sa tagal kung hindi siya ginawa ng reaction. Kasi ang gusto din ng asawa ay i-post ko daw, ipakita ko daw yung videos ng asawa niya, pati daw yung karelasyon. Pero hindi ko yung magagawa dito sa videos ko kasi medyo masyadong SPG yung ginagawa ng asawa nyo, pati dun sa Arabiana. So napanood ko din na naglalaplapan talaga sila. So hindi ko yung magagawang may upload dito. Saka protection na din ng asawa yung hindi natin pwedeng siraan sa public ng masyadong ganun. At lahat naman ng tao nagkakasala. So hindi ko pinagtatanggol ang asawa nyo dito. Nalulungkot din ako sa ginawa niya. So ang story daw ng asawa niya is nagtatrabaho nga dito as a pizza delivery. At obvious naman siguro sa kaka-deliver din niya, nakachamba siya ng siguro single mom. Sigurado single mom yung mga ganun na may mga babaeng sa Audi na may sariling buhay na, yung hindi na nangingialam ang pamilya niya. Depende. O baka wala ng tatay o magulang. So parang may sarili na siyang buhay o baka may position ito, nurse, doctor or something. Mali, para sa akin, for sure, alam ko na may sarili itong apartment, no? At siguro, na-deliver niya. Hindi na iwasan na nagka-inlaban sila. At pasimuno din itong Arabiana. Nagustuhan si kabayan natin. So, nagkaroon siya ng relasyon matagal na. Kaya siguro, parang sarap na sarap siya mag-stay dito. At sinabi din na ang babae, itong Arabiana na sa Audi, nagsumama dito sa lalaki sa Pinas. Doon daw sila kinasal. At yung lalaki ay nag-convert din sa Islam. So yun din unang iniisip ko na hindi pwede yun kasi yung babaeng Saudi, sigurado Muslim siya. Ang babaeng Muslim kailangan sa lalaking Muslim. At yun nga daw, nag-convert daw yung lalaki sa Islam. At sana naman hindi niya ginamit yung Islam para lang makapag-asawa ng babaeng Muslim. Kung nanonood ka kuya ngayon, ang hindi lang maganda sa ginawa mo, sabi ng asawa mo is pinabayaan mo na din sila. Pinabayaan mo yung unang pamilya mo. Masyado kang nabulag dito sa babaeng Saudi. Nakita ko naman itsura, hindi naman kanon as in kaganda. Para mabulag ka sa babae na yon at makalimutan mo na unang pamilya mo. Which is may mga anak ka pa daw doon. Hindi ko alam kung isa, dalawa o tatlong anak. Doon sa unang asawa mong Pinay. Bale, sana kung nag-Muslim ka na, ipinakita mo doon sa asawa mo na hindi tayo nagbabawas. Kung gusto mong magdagdag, hindi tayo nagbabawas. Yun ang unang isipin mo. So, wala naman siguro problema doon sa asawa mo o kahit Christian siya, mukha naman mabait. So, walang dahilan kung bakit siguro kayo maghihiwalay. Ang maganda siguro, kung nanonood ka kuya, sana i-translate mo lang to sa asawa mo kasi gusto ko din sana yung English kung sakaling nanonood siya o Arabic. So, ikaw lang mag-translate ko anong sinabi ko. Huwag siya makipagkompetensya kasi yung Arabiana pa na inasawa nyo ang nagsisend pa ng video nyo doon sa Pinay. Parang pinagsiserosan niya yung Pilipina na ito yung asawa mo, mas mahal niya ako. Pinakita sa akin yung account ng FB, pati yung kumpleto ako, pati ikama meron ako. So ilang beses ko, mga dalawang beses ko na pinakita tong ikama sa mga mutawa, sabi na sa Audi talaga. Kasi wala nga nationality, iba yung ikama niya. Yung unang tingin ko din sabi ko, sa Audi nga talaga ito. Kasi walang nationality na halagay pag sa Audi ikama. Iba yung ikama nila sa ikama natin. So, totoong Saudi nga, pero mukhang may lahi daw ng ibang Arab yung napangasawa mo. Maganda sana, huwag yung kalimutan yung unang asawa nyo, balikan nyo sana. Sana pinaalam mo na may mga ganito kang bagay na gawa. Huwag kang magpabulag dyan sa Arabiana na yan. Dahil yan din minsan may mga attitude na baka wala din kayong forever. Balikan mo yung unang pamilya mo. Dahil sa Islam, pwede naman magkaroon hanggang apat lang at kung kaya mo. So kung kaya mo naman, walang hinihingi itong una, ay itong pangalawa, wala namang hinihingi kung hindi pagmamahal lang.
So, wala kang problema sa financial, pwede mong ibigay dapat lahat doon sa unang asawa. Okay? Huwag mo pa yung pabayaan yung unang pamilya para sa yung mga anak mo doon na importante. Hindi mo daw pinapadalhan. Ang sabi ng asawa mo, kahit tamang padalhan mo yung anak mo. So, yun ang gusto ko dito, i-message ko sa'yo. Yun ang pahayag ko. Sana maintindihan ng asawa mo, sabihin mo lang sa kanya. At yung mga ibang kababayan na nagbabalak ng ganito, isipin nyo muna yung unang pamilya nyo, lalo yung mga anak nyo. Importante din yung mga bata. Yun ang hindi ko maintindihan bilang isang tatay, paano mo magawa na pabayaan yung mga anak mo basta ganun, na pagutumin sila o whatever. Or nabulag ka lang ng silawan ka sa isang babae, tapos iwanan mo yung unang anak mo. Ako, ang dami kong gastos na ano sa Pinas para lang makuha yung mga anak ko sa akin. Hindi ko lang pinupost yung mga yun kung ano nangyari. Pero ginawa ko the best ko kahit magkaubos-ubos yung mga inipon ko dito, 10,000 real o whatever. May maano lang ako sa mga bata ko, mga anak ko sa Pinas. Ganun ako. Ganun yung mga pinagdadaanan ko. Na ganun ka-importante yung mga mismong bata na galing sa dugo ko. Ganun sila kahalaga. At yun ang dahilan, yun din ang dahilan kung bakit ako andito sa abroad. Sa bukod sa pag-aaral ng Islam, ay nagtatrabaho din para din sa kanila. So soon din, gusto ko nang umuwi. Kahit na wala pang house and lot, talagang uuwi ako para sa kanila. So mag-apartment na muna kami, whatever. Ang importante, kasama ko yung mga anak ko. Imagine mo yon, ginagawa ko lahat na mapalapit lang sa anak ko. Kumpara na may mga nagugulat akong may mga ibang tatay dyan na nagagawa nila lahat para lang makalayo sa anak nila. Grabe, hindi dahilan, hindi makatarungan yan. Katukutan niyo ang Allah sa kabilang buhay na pananagutan natin lahat itong mga bagay na pinagagawa natin. Ang anak natin ay tiwala yan ng Allah sa iyo, isang biyaya at regalo ng Allah sa iyo. Iyan ay pinagkatiwala sa iyo, pati ang asawa. So, iyan ay itatanong din sa iyo sa kabilang buhay. Kaya ingatan mo siya. At kung Muslim yung asawa mong Arabiana na to, turuan mo siya. Sabihin mo sa kanya na mananagot ka din sa kabilang buhay. Kaya kailangan niyong ayusin, walang paligsahan dito. Huwag niyang gawin lahat para mapalayo ka sa dati mong asawa at sa mga anak. Isipin din niya. Kung may anak siya, dapat din isipin niya na may anak ka din sa una mo. So hanggang doon na lang, kabayan. Sana balikan mo at ipakita mo tong video ko sa kanya kung sakaling hindi niya napanood, para mapatawad ka pa niya at nalaman niya na bumalik ka sa kanya dahil sa itong video ay pinakita mo sa kanya. So yun lang, maraming salamat. Sana naman nakatulong ako sa inyong dalawa.